At so yung what's up mga kapar, no? At magandang umaga sa inyo. At yan mga kapar, no? Almusal muna tayo, no? Kamote and champurado, no? At time check, no? 8:28 mga kapar, no? At Sunday ngayon, no? Sunday vlog da mga kapar, no? At 15, no? Ng ano, no? September, no? At yun, special ano, no? Shoutout, no? Happy birthday! Happy birthday nga pala sa pare na, pare ko, no? Pare namin, no? Jim Welgan, no? At sa tropa namin ngayon, na mayapa na, no? Na si parang Jim Welgan, no? Birthday nila ngayon, mga kapar, no? Happy birthday, mga pare. Hati lang, mga par. At si kaso na, mga par, no? Hati lang, mga par. Tropa namin yung mga par, kasamahan, kaibigan dito sa ano, yung Masagana Hood at Batang Pasaway. At ilang mga par, yup. Oh. Nayak baby ko, di ko doon siya sama. Kakagising lang yan. Ano sabi? What's up mga kapar? Ano sasabihin? What's up mga kapar? Di man sabi. Ano, almusal lang kami nila mama. Sila mga par, mamaya na lang. Yup. Yung mga par, at liligo na nga tayo, no? At pag-ento natin, nakabilis na tayo, no? Churo, lagi gusto kasama, oh. Pablog din daw siya, mga par, ha? Baby ko, yun na may yan, ay Grimaldo. Hello, guys. Ate, mga par. Hi, guys. Yup. Hi, guys. At yung what's up, mga par, nakabilis na nga tayo, no? At, you know, akin ang bibig ko, nakabihis na din. Ito na kami simbahan. What's up mga par? What's up mga par? Yay! Ito si mami, nakabihis na. At ila mga par, at na tayo simbahan at panahantay. Let's move out. You. Surprise mga... Yung sa mga par, no? Papuri na, no? At magbibihis na ako mga par, no? Sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila. Ang sabi po nila ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman po ng iba, si Elias daw kayo. At may nagsabi pang isa kayo sa mga propeta, ay kayo naman, sino ako? Tanong niya. Kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Huwag ninyong sabihin kanino man kung sino ako. Pahigit na iniutos niya sa kanila. Mula noon, ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magpata ng maraming hirap
siya ay itatakwil ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Ito sa kanila. Kaya isinabi niya sa kanila, kaya niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at kinagwikahan si Pedro, "Lumayas ka, Satanas! Ang isiniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao." Pinalakit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninyong sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon." Mga minamahal ng kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magpupo tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa 24 na linggo ng ating pangkaraniwang panahon. Mahalagang tagubilin sa atin ng ating Panginoon, bawat isa sa atin. Tandaan natin ito. Faith without good work is dead. Sinabi ni Jesus, ang pananampalatayang walang mabuting gawa ay patay. At ano yung inihalip tulad na dito? Yung binasa ni Nanay ni na ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya ngunit hindi naman niya pinatuntunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, "Pagnubayan ka nawa ng Diyos, magpinis ka at magpakabusog." Ngunit hindi mo naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti mang maidudulot ito sa kanya. Mga minamahal kong kapatid, ito po yung sinasabi natin, karaniwan narinig natin. Kapag may nakita tayong kulupi, kulit-kulit ang damit, walang makain, at nababanggit po ng ilan sa atin, kawawa naman. Kawawa naman siya at walang makain. Sige, punta ka sa bayan, maghingi ka ng tulong doon sa mga tao. Kung tayo'y may pag-unawa, naaawa, nagmamahal sa ating kapwa, sabi ni Jesus, ibigay natin kung ano yung kaya nating maibigay at yun ay isang pananampalatayang may mabuting gawa. Hindi pala pwede yung sabihin, ay kawawa naman siya, kaawaan ka ng Diyos. Kung may magagawa tayo, pwede na pala natin gawin yun. Kahit mahila ang pananampalataya natin, kung ipinakikita naman natin sa gawa, ay malaking bagay sa harapan ng Panginoon. Kaya sa buhay natin bilang mga Kristiyanong Katoliko, dapat ipakita natin ang ating tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng mabuting gawa. Ay wala na nga tayong ginagawang mabuti
ayaw pa nating manampalataya. Pagsikapan po natin, mga mahal kong kapatid, kahit kunting kabutihan, gumawa tayo araw-araw. Kasi ang isang binihi ng kabutihan, isang buto na itinanim sa lupa na bumunga, tumubo at yumabong at namunga, napakaraming kabutihan ang magagawa nito para sa iba. Kaya, ganun din po, vice versa, kung ang gawin natin ay masama, mali, hindi kaaya-aya sa harap ng Diyos, kapag yun ang itinanim natin, aalihin din natin ay napakaraming kasalanan at kasamaan. Kaya, piliin na lang natin, araw-araw natin pamumuhay, ano ba ang trabaho mo? Ikaw ay estudyante, paputihin mo yung pag-aaral mo bilang isang estudyante. Ikaw ay sakristan, paputihin mo yung paggawa mo ng trabaho mo bilang isang kuwarang sakristan. Kung ikaw ay pastoral, gampanan mo yung tungkulin mo para sa simbahan at yun ay nagtitikod ka ng tapat sa Panginoon. Kung ikaw ay isang pari, isang obispo, gampanan mo yung tungkulin mo na sinumpahan mo sa harap ng Diyos at ng tao. At kung ikaw man ay sa tao naglilingkod, si Kristo na ang nagsabi kung ano ang ginawa mo sa isa sa pinakamaliit mong kapatid ay sa akin mo ginagawa. Whatsoever you do to the least of your brethren, you do it to me. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating kamangha-kamangha. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa ugat ng panahon. Ama. Tapos na ang ating misa, no? Oh, malalakas lang nag-serve. Jack lang. Ayan. Ate, mga par, bis na tayo, no? At yun, mga par, tapos na ating misa. Yup. What's up, mga par? At nakabis na kami, no? At tambay muna kami dito sa simbahan, no? At ito yung motor na gamit ko, no, mga par, no? Ayun yung ibibigay na naman sa akin ni Gabal, no? Kasi bibili siya ng bagong motor, no? At pakita ko sa inyo, mga par. Ayan, mga par, no? Yan, pinalitan ko na ng bagong handle grip. Ito, no, binilan ko kahapon, mga kapar. Tapos pinalitan ko din ng bagong upuan, no, mga kapar. No. Kasi butas-butas na yan, mga kapar, eh. Kung nakikita nyo sa ano namin video, no. Yan, pinalitan ko na. Kung gusto nyo, ano, no, mga kapar, no, ng ganong upuan, no, sa ano, mga kapar, sa Shopee, no, i-search nyo lang is ano, mga kapar, search nyo is VIP seat cover, no. Mura lang yung mga kapar, ano lang yun, 100 pesos, no. Ano, small size, kumbaga standard size ng motor, no, mga kapar, no. Pero kapag naka Aerox NMAX at naka PCX ka, basta yung mga malalaking upuan, mga kapar, is 170, mga kapar, no. Ano yun, no, big size, no, mga kapar, no. At ilang, mga kapar, share ko lang, no. You. Hansay, what's up mga par, at nandito na tayo sa bahay. At yun, mga par, tapos na ating misa. At yan, no,
Movie marathon kami ni Mami. Yan mga par. Android tayo mga kapar, no? At yung mga kapar, sana na-info, na-simba, at na-galaw kayo mga kapar, no? At ayun lang mga kapar. At sa palaging good vibes lang, no? At peace out and brrrr. Yung mga kapar, good vibes lang. Yup.